Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral na silang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Joy na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang batang bayani na pinamagatang ang Alamat ng Sugat, Lipa. Ito ay isinulat at iginuhit ni Ma'am Monica D. Caberte mula sa Division of Calamba City. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lipod, Cressette, Joy, S. Bandohan, na guro ng Division of Calamba City. Handa na ba kayo maglakbay sa kaban ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig ang Alamat ng Sugat, Lipa. Hoy, pangit! Hindi ko sila pinansin, pero malakas ang pakiramdam kong para sa akin ang panalaid nila. Tinuloy ko lang ang paglalakad ng nakayuko. Nakakahiya na talaga, kaya tinakpan ko na lang ang aking mukha. Lumakad ako ng mabilis, ngunit sumusunod pa rin sila. Bakit ganyan ang balat mo? Ang pangit! Nakangising tanong ng isa pang bata habang pinagmamasdan niyang mabuti ang aking mukha. Kadiri naman siya. Mukhang halimaw, tad-tad ng sugat at poknat ang pahabol pa niyang pang-aasar. Panis ka sa tropa naming si Dennis. Walang peklat at makinis. Sabay turo sa pinagmamalaki niyang kasama. Hindi ko maipaliwanag, pero hindi ako naiingit sa kanila. Ang tanging nararamdaman ko lang ay hiya. Marami kasi akong sugat sa pisngi at ang iba ay naging peklat na. Kapag nakikita ko ang sarili sa salamin, naaalala ko kung paano ko nakuha ang mga sugat na ito. Malino pa rin kung paano kinain ng apoy ang aming lumang bahay. Kung paanong nilapnos ng nagbabagang apoy ang aking mukha. Isa, dalawa, tatlo, halos hindi ko na mabilang ang mga paso sa aking mukha. Pula, dilaw, kahel at itim. Mga kulay na naghalo-halo upang maglagablab at sumunog sa maraming bahay. Malaki, mas malaki, pinakamalaki. Bilog, habilog, tatsulok at parisukat. Ito ang mga hugis at sukat ng sugat ko sa mukha. Balikat, braso, binti at hita dahil sa isang malagim na gabi. Hoy, kirat! Idilat mo nga ang mata mo! Ang paninigaw pa ng isa kaya nakabalik ako sa kasalukuyan. Kung hindi lang sana pinaglaruan ng isang bata ang posporo, hindi sana aabot sa ganito. Nabagsakan ako ng kahoy at natusok ang aking mata habang pinapasok ang isang bahay dahil nakarinig ako ng iyak ng sanggol. Duwag, duwag, duwag! Ang sabay-sabay at papalakas na tukso nila. Tigil nyo yan, mga bata. Hindi nyo siya kilala at huwag nyo siyang husgahan batay sa anyo ng kanyang mukha. Nakaramdam ako ng kaligtasan at kapayapaan sa tinig na narinig ko. Hala, bilisan nyo ng maglakad para hindi kayo mahuli sa flag ceremony. Pahabol pa niyang salita. Parang maamong tupa sila at nagtakbuhan papalayo sa aming dalawa. Pasensya ka na iho sa mga batang iyon. Ang pakumbabang na sabi niya sa akin. Wala po yun. Tama naman po sila. Pangit po ang aking mukha. Ang nahihiyang sagot ko sa kanya. Hindi totoo yan, iho. Ang mukha na yan ang dapat na pinagmamalaki. Nakangiting sagot niya sa akin. Yumuko na lang ako at tumahimik. Nagtaka ako sa sinabi niya. Hindi ko siya maunawaan. Tara, iho. Sabay na tayong maglakad para walang manggulo sa iyo. Ang sambit niya, sabay abot ng kanyang kamay.
Naabutan namin na halos nakapila na ang lahat para simula ng flag ceremony. Tinuro sa akin ni ma'am kung saan ako pipila. Nagtaka ako dahil alam ni ma'am na ako ay nasa ikatlong baitang. Pumila na ako. Nagulat ako at nalungkot dahil nasa hanay ko ang mga batang kaninang nangaasar sa akin. Pumila na kami ng maayos at inawit ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang. Nang tapos na ang awit at ehersisyo, isang babaeng pamilyar ang natanaw ko. Siya ay nagpunta sa taas ng entablado. Siya si ma'am ang nagligtas sa akin kanina. Kahit malayo ay batid kong nakatingin siya sa akin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Ginang Santos, ang inyong punong guro na nagdanais bigyan ng parangal ang kabayanihan ng bago nating mag-aaral, ang pambungad niyang pagbati sa lahat. Kinabahan ako nang tawagin niya ang aking buong pangalan. Umakyat ako sa entablado at humarap sa maraming tao. Pumapalakpak silang lahat sa akin. Mga guro ko at mga mag-aaral, siya po ang batang sipat, ang bayaning nagligtas sa aking sanggol na anak. Palakpakan po natin siya. Hindi pala siya duwag at nagkaroon pala siya ng mga sugat dahil sa pagliligtas. Ang hiyaw ng isang bata na kaninang nangaasar sa akin. Nakakahanga ka talaga, Pat! Ang pahabol pa ng isang bata. Sinabitan ako ni ma'am ng isang medalya. Kumikilang ito sa ganda. Naunawaan kong hindi pala dapat ako mahiya kahit marami ng sugat o peklat ang aking balat. Dahil ito ang palatandaan ng aking kabayanihan at kabutihan ko sa kapwa. At yan, mga bata, ang alamat ng sugat ni Pat. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.